Kumusta kayong lahat? Andito na naman ako upang magbahagi ng pang-apat na put dalawang kwento. Isa din siyang miyembro ng PWAP. Ang kanyang pangalan ay Reyna. At samahan niyo akong pakinggan ang kanyang istorya na sisimulan ko na ngayon. Magandang araw po, Ate Maymay. Ako po si Reyna. Yung pinakamamahal ko pong apong o lolo ang nagbigay ng name ko. Kasi po, nung ipinanganak ako, ako lang po ang kaisa-isang babae sa pamilya. Puro po kasi lalaki ang kapatid ng papa ko. Kaya ayun po, Reyna ang pinangalan sa akin ni Apong. Kasi daw po, ako ang Reyna ng pamilya. Reyna po ang real name ko. Pero Reyna ang tawag sa akin ng lahat. Yun po ang palayaw nila sa akin. Noong bata pa po ako, naranasan ko ang lahat. Malikot po akong bata at active sa lahat ng bagay, lalo na po sa school. Hindi ako nawawala sa tap noon. Lahat ng pwedeng salihang activity sa school, sinasalihan ko. Ako ang laging panlaban ng mga teachers ko. Matalinong bata talaga ako noon. Nung nag-high school ako, unti-unting bumaba ang mga grades ko. Madalas na po kasi ako noon magkasakit, kaya madalas na akong absent. Akala namin nung simpleng sakit lang, nangangalay ang mga binti ko, kamay, hanggang sa dumadating sa point na hindi na ako makalakad. Napaparalyze na po ang buong katawan ko. Kahit kamay ko, hindi ko na po maihawak. Ganyan ako sumpungin ng sakit ko. Nalaman ko meron pala akong acute dextrose scoliosis. Sumabay din po ang mabilis na pagbagsak ng potassium ko, kaya kinailangan ko pong magpabalik-balik sa ospital. Sumabay pa ang bigat ng kalooban ko at lungkot ng naramdaman ko nung nagkasakit at tuluyan na akong iwan ng apong ko. Nung mga panahon na yan, tuluyan na akong tinamad mag-aral. Hindi ko na po natapos ang aking high school. Pinilit kong gawing normal ang buhay ko nung dalaga ako sa kabila ng sitwasyon ko. Madalas pa din akong sumpungin ng sakit ko nung mga time na yan. Ang dami kong gamot na iniinom, ang daming bawal na pagkain. Pero pinipilit ko maging normal tulad ng mga kaibigan ko. Hay, bakit ba matigas ang ulo ko noon? Yun po palagi ang nasasabi ko. Nung dalaga ako, hindi sa pagmamayabang, madami pong nagkakagusto sa akin. Naranasan ko po noon mabigyan ng mga flowers, love letters, at chocolates. Kung sino-sino din po ang nakaka-date ko noon, pero dahil nga sa sitwasyon ko, hindi ako umaalis ng ako lang. Kapag makikipag-date ako, kasama ko lagi ang mga friends ko. Minsan nga kasama ko pa makipag-date yung mama ko. Nakailang boyfriend din po ako noon, kaso hindi din naging nagtagal. Kasi yung iba, after nila malaman ang sitwasyon ko o ang sakit ko, iniiwan din nila ako. Hanggang sa dumating sa buhay ko si John. Taong 2009, textmate kami noong una hanggang sa naging legal na. Noong una, halos ayaw ko tanggapin sa buhay ko si John. Dahil pumapasok sa isip ko na tulad lang din siya ng ibang mga nakarelasyon ko, na after malaman ang kondisyon ko, iiwan din naman ako. Pero pinatunayan ni John sa akin na mali ako. Pinakita niya sa akin kung gaano niya ako kamahal sa bawat araw. Tiga kalumpit po siya. Ako naman talaga tiga Marilaw. Pero halos araw-araw niya akong pinupuntahan. Unlimited din ang French fries ko noon. French fries po kasi ang favorite food ko. Galante kasing jowa yan. Madalas niya din akong bilhan ng
Anlin Milk dahil po para sa aking buto, para sa skin, para po sa aking problema. Walang nagbago kay Jan kahit nalaman niya ang totoong kondisyon ko. Naalala ko pa ang mga unang beses na sumpungin ako na nakita niya ako. Hindi niya ako iniwan magdamag, hindi niya ako tinulugan. Nasabi ko na lang, mahal talaga ako ng tao na ito. Year 2010, nag-decide na kami magsama sa kabila ng sitwasyon ko. Pinagkalooban pa din kami ng anak. November 12, 2011, dumating sa buhay namin ang aming anak. Maraming hindi makapaniwala na nakaya ko mairaos ang panganganak ko sa aming panganay dahil nga sa kondisyon ko. Sa bagay, kahit ako din talaga nagtaka. Awa lang talaga ng Diyos sa amin. Nung nanganak ako, mas nag-triggered ang sakit ko. Mas humina ang katawan at mga buto ko. Tuluyan ang bumagsak at nangayayat ang katawan ko. Tuluyan akong hindi nakalakad. Kailangan na daw akong operahan ng 2 session surgery, sabi ng doktor. Kaso dahil mahirap lang naman kami, pinagpapasa Diyos ko na lang ang sitwasyon ko. Nagkaroon na din ako ng maintenance na gamot para sa potassium. Dahil nga sa sobrang bilis ng pagbagsak ng potassium ko. Nawala na yung dating lakas at ganda ko. Gayunpaman, alam kong swerte pa din ako dahil andyan ang asawa at anak ko. Asawa at anak ko na inaalagaan ako. Asawa at anak ko na mahal ako. Sa ngayon, 10 years old na ang aming panganay. Naawa din ako sa anak ko. Kasi hanggang ngayon, alam kong nag-a-adjust pa din siya sa sitwasyon ko bilang mami niya. Pero nagpapasalamat pa din ako dahil ramdam ko ang pagmamahal ng anak ko sa akin araw-araw. Sa kasalukuyan, mag 13 years na din kami nagsasama ni Jan. Kung minsan sinusubok pa din ang panahon ang pagsasama namin, minsan nagkakatampuhan pero hindi nagtatagal, nagkakaayos din kami. Nawala man ang dating lakas at ganda ko, alam kong pinagpala pa din ako dahil binayayaan pa din ako ng mapagmahal na asawa at anak na nagsilbing mga pa ako. Salamat sa Diyos dahil mahirap man ang buhay dahil sa mga pagsubok kong minsan, alam naming may Diyos kami sa buhay na kahit kailan hindi kami pababayaan. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. Isang kwento ng tunay na pag-ibig. Yung hindi tumingin sa kung anumang sakit mo, bagkos minahal ka, inalagaan ka. Nakakahanga ang mga lalaki na kaya kang panindigan sa kabila ng sakit mo, sa kabila ng kahinaan mo. Kakaproud ang mga lalaking ganun. Kapag may lalaki na handang umalalay sa'yo, handang tanggapin ka, napakaswerte mo na. Hindi habang buhay talaga nasa taas ang tao, bilog talaga ang mundo. Kung ano tayo noon, kung anong nga nararanasan natin, dumarating talaga ang buhay na tayo ay bumababa, na nawawala yung kung ano yung dati natin ginagawa noon, kung ano yung dati nating itsura noon. Sabi pa, hindi naman habang buhay permanente. Hindi naman habang buhay ang ganda permanente. Pero kahit pa ganun, kahit pa nawala man ang kagandahan ng isang tao, hindi naman importante ang pisikal na anyo. Mas importante kung ano ang nilalaman ng puso mo. Mas importante kung ano kabuti ang iyong kalooban. Dahil kahit kapag gaano kapangit, kahit kapa hindi kagandahan, kapag maganda ang kalooban mo, gumaganda ang paningin ng mga tao sa'yo. At salamat po sa pakikinig sa panibago na namang kwento. At lagi kong sinasabi, piliin nating maging masaya sa kabila ng lahat ng mga problemang dumarating sa atin. Thank you guys and God bless.